Sana naman ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang ngayon, pinagkita natin ang kamistahan ng mga meron ng Lourdes at ang pagdiriwang araw ng mga sakit na itinalaga ng simbahan. May dalawa tayong groto ng mga meron ng Lourdes, kaya lamang ay medyo mahirapan ng ating mga sakit kung doon tayo pumunta. Medyo mas kiblang. Pero isang bahagi na kung saan ay itinatalaga ngayon ang simbahan na yung biyaya mo matatanggap na mga taong pupunta sa Lourdes, France, ay maaaring matanggap ng sino mang nakikiisa sa banal na pagdiriwang ng Misa all over the world, dahil sa hindi lahat ay mayroong kakayanan na makarating sa Francia para dumalaw mismo sa lugar na pinagpakitaan ng mahal na Birel kay Bernadette. At nagnanais na humiling na kagalingan. So, iniintulog natin na hiling natin yung pakinabangan ng biyaya na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamagitan ng simbahang itinatag niya. At upang maging karapat, dapat tayong dumana ang pagsisihan natin ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ang pagkasalan sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamahan ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga Birheng Kapalaran, at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon ng Diyos. Kawaan tayo mga kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama namin, magkapagpagkalulong sa aming lakas upang malalayan kami mga mahihina. Ngayon po na ito nila ang kalisinisang ina ng Diyos at kami inyadalangin niya yung mahabang nawa sa pagkalumbok sa kasalanan. Inululog namin ito sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng God. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magala ang lahat. Magala kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo ay makikalat at makipagsaya. Lahat kayong tumatangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasagalaan niya. Tulad pinupuri kang lubusan ng lahat ng ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na mataas-taasa. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Puriin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-uudyok sa iyo ay hindi na mapaparang sa isip ng mga tao. Habang pinagunita nila ang kapangyarihan ng Diyos, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Tumayo po tayo lahat. Papuri sa iyo, Panginoon.
kasalanan na dalay at naroon ang Ginoong Jesus sa Jesus at ang kanyang alagad ay naroon din. Pinapos ang alam ay sinabi ng Ginoong Jesus kanya. Naubusan sila ng alam. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo ako pangunahan, kinam. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa iyo. Doon ay anin na kapayan ang bawat isa ay naglalaman ng 20 ang kanyang 30 kalot. Nakalaanan na ito para sa paglinis ayon sa tuntuning pangilon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga kapayan at pinunaw na nila hanggang sa labi, sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalong kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng tao. Dinala na nila ang namamahala ng tao, pinigman naman ito ng tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing yun, bagamat alam ng mga katulong na sumalong ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal, sinabi niya rito, ang unang mong iniahain ay masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao sa kainihain na mababanghuli, ngunit pinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyari nito sa Cana de Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan ni kinaniyayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpuri ka na ang Panginoon Jesu Kristo. So ang unang himbala na ginawa ni Jesus ay sa Cana de Galilea. Ang pagiging alak ng tubig para sa isang kasala. At ito ay nangyari sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria na siyang binibigyan natin ng pagkaparama ngayon na kung tawagin ay mahal na Birheng ng Lourdes. At tulad ng paanyayan ay pinahayag sa amin sa Ebanghelyo ng sabi ni Maria, kahinaan niya na maintindihan natin ang sabi ni Maria, gawin ito ang lahat ng iniuutos niya. Gawin ninyo ang lahat ng iniuutos niya. At yung punawa, huwag natin kalimutan ang gawin natin ang lahat ng iniuutos ng Diyos. Particular, na nais namin ang bigyan kasi ngayon ay alam naman natin kung dapat natin isa katumparan bilang mga mananampalatayang Katolik yung sampung utos ng Diyos. Bahagi yun ang kung saan ay tayo inaanyahan. Pero huwag natin kalimutan ka pa sa usapin ng mga may karamdaman na sabi ni Jesus ay kung inyong makapapansin sa mga pinamagaling ni Jesus ang sabi ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Kaya sa pagkataon na ito, nais natin pagilay-ilayan ang dalawang bagay. Una, yung patuloy natin pagkamalakas sa programa na kalusugan, yung ating health ministry. Nawa po ay higit natin na mabigyan ng suporta. So, katulad po yung bawa ng gawain ngayon na maanyayahan sa Singapore. Kaya narito kayo, inanyan kayo na nakita natin kasi ito yung isang biyaya na pinagkaloob ng simbahan na ahatid ng pagdiriwan ng misa ngayon ay para maka-attend na kayo sa Lourdes. Francia. So, yun yung nais na ipamanin na nais na i-extend yung kapangyarihan ng Diyos na makanggap din natin yung biyaya na ipinagkaloob ng Puan de Kapala noong nagpakita ang mahal ng Birheng Maria sa Lourdes.
ng Francia na mapakinabangan din natin ngayon kahit na narito tayo sa Pilipinas sa sinang ilang bahagi ng mundo. Hindi naman tayo lahat ng makabuong taroon. So, yung iba ay maaaring hindi lang mo yung usalin na kayamanan, medyo malaking halaga rin. Pero yung panahon din ho, sabi na natin hindi lahat ay merong sapat na lakas para po mag-pilgrimage. Maalala mo din yung pilgrimage namin sa Holy Land na talagang nakakabago. Hindi yung ganun kadali ang magkaroon ng pilgrimage. So, pero yung bahagi mo na hindi ang laga ng simbahan every February 11 na matatanggap natin yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga nagpupunta sa Lourdes, Francia. Pero hindi lamang po ito, yung iba pa mga programa na nawa inaay sa ating palakihin, palakasin. Katulad po limbawa yung programa natin sa TV. So meron ng programa ng simbahan para po maalis ang TV. Kasi bakit ito isa sa problema na hinaharap po ng ating bansa. Hindi lang ang bansa, kundi ang buong mundo. Yung usapin ng sakit na TV. Kasi bakit? Ito kasi yung pwedeng maiwasan, pwedeng magkamot kung sakaling meron. So, naisin natin pangalagaan, lalo-lalo na ho yung ating mga sityo sa Bagnego, Maharlika, at saka yung po doon po sa tabi ng sementeryo. Ay sana po yung mapakala. Alam nyo, dalawa na ho ang ilibig ko na sakit ng ilibig. At yung dalawang ito ay pareho po mula sa Maharlika. So, pero sabi ko natin, pwede sana magamot. Kasi hindi po ito matusin po ay pwede naman magamot. Medyo may kahirapan ako. No? Pero yung gobyerno ngayon ay may programa na ito ay mabigyan na init ng pagmamahalaga. Alam nyo, isa po ito sa tinutulungan ng gobyerno dahil libre ang kamot. Magamot ang matagalan ng kamot. Kasi yung pagkagamot ng TV, 6 months. No? 6 na buwan, araw-araw kami inom ng kamot. Pero 6 na buwan. Pero binibigay na ng gobyerno ngayon ang libreng kamot para sa TV. So kaya ko sana ay wala ko sana akong nais natin ito na lang na maibiling gawa ng sakit ng TV. Kasi yun yung nawa yung pwede namang magkaroon ng kagamutan. Kasi hindi naman ito biglaan. Ito ay matagalan. Matagalan po ito bago po ito maging tawagin natin ay fatal. So, kaya pwede po ito magunasan. So ano yung indication o panlabas na ano kapag maaari ng isang tao may TV? Yung pong dalawang linggo na pag-ubo. So kaya po mag-ingat kung yung inyong ubo ay umaabot na ng 2 linggo o mahigit.
Kung sakali naman mo na meron kayong alam, ay makipag-ugnayan po kayo ito sa ating health ministry, sa mga coordinator ng bawat villages, o kay Sister Mercy Rico, para po matutukan natin yung usapin nito ng programa ng TV. Si yun po yung hamon na naman ay makita po natin. Pwede naman ako, alam nyo na muna sa atin, maraming may polio victim. Pero hindi na akong matulad ng dati. Dahil ang dami ng polio victim, eh wala. So ang naisama tayo ngayon, ay ngayon, ito, maalis ang sakit na bibig. Kasi po, sa oras na magkaroon ka nito, nakakaawa ko ito. Nakakaawa ko ito. Pwede nyo po mahawaan ang inyong miyembro ng pamilya. Kaya, yun po, kumisan, kapag hindi ko natin alam, kasi sabi na ako natin, ay matagal ito bago ito talagang magiging makamamatay. Kaya kinakailangan mo na mabigyan natin ang hindi ng pagtugon. Well, bahagi rin mo ng mga programa natin, yung ating cleaning program. Nakita naman natin na lumusog yung ating mga kabataan. At nais nyo natin bigyan person sa binuhay yung ibang mga grupo na nais natin na palakasin. Pero ito, palakasin namin yung programa na pangkalusugan. So kaya po, yung mga nag-render ko lalo na blood chemistry, nakatutulog po yun. Bagamat po sabi na natin yung ating inihanda ng twice a month ng blood chemistry, ay yun ay sumababang halaga. Alam nyo, nung ako'y nagkasakit, nung ako'y alis mapilay, ay kasi hindi ko naman pwedeng hintayin pa yung blood chemistry ng aking parokya. Ay yung pong binabayad natin sa blood chemistry ay maliit na bahagi lang ho kapag kayo ay magpa-blood chem sa labas. Napakalaki po yung difference. Kaya po sana, yung pong ating blood chemistry, lalo-lalo na po doon sa may, hindi lang po yung may masakit. Kung kayo po ay 40 na pataas, magpa-blood chemistry kayo. Kasi doon makikita kung alin ang tumataas. Hindi na po yung ating height. Hindi na po tataas yung ating height. Pero yung tumataas, kung wababa, kalimitan na makita natin, tumataas ang sugar, tumataas lang ang cholesterol, ang high blood, kundi kayo pumababa yung potassium. So kaya po mahalaga na magkaroon po ng ganitong base ng check-up every 6 months. Mahalaga po yun. So yung ginagawa po ng simbahan ay tinutulungan tayo na medyo bumaba yung halaga ng pagbabayad natin doon sa babayaran natin kapag sa labas tayo nagpapacheck up. Yun po ay bahagi din po ng maintenance natin. Na nawa po ay huwag natin kalimutan. Bagamat siguro sabihin natin ay gastos yan. Alam nyo, one time ay nakausap ako. Sabi niya, alam nyo, pattern ako, every 3 months ako nagpapa-blood check. Alam nyo, bakit? Kasi, magkano lang ang pa-blood check? No? Ay, mas malaki pa yung babayaran mo ng isang kwarto sa hospital sa loob ng isang araw. No? Isang
bakit ko ba hihintayin na ako'y ma-hospital? Tsaka ako magpapatingin. Samantala ko ay magpapablanted sa kanya mo, every three months yung magpablanted. Pero sabi mo, ang kalimitan sa amin mga doktor ay naaaring every 4 months or 6 months ay mas maliit yung aking babayaran kaysa ako ay magpigil ng isang araw lamang sa loob ng ospital. So, yun po yung isa sa mga programa na bahagi. Sa mali po, ay madaladal din po yung iba natin mga programa at sana po isuportahan natin at makaisip tayo ng mga bahagi po para lalo mapalakas yung ating Ministry on Health. Mapalagaan natin ang ating kalusugan. Kasi bakit? Sabi ni Jesus, nais niya na tayo ito balik. Pangalawa, bahagi rin po ng pag-ibos. Sabi nga po natin, isa sa mga kadahilanan ng ating mga karamdaman ay kalimitan o alam nyo yung isa mong mga napag-dilay-dilayan ko, lalang-lalang ako dun sa pagbubuo ng cancer ko, ay alin nyo, yung going back to the basic. Anong ibig sabihin ng basic? Na kasi ngayon o, kaya magkakasnig tayo, mahilig tayo sa fast food. Mahilig tayo sa fast food. Mahilig tayo ngayon sa mga dilata. Ano yung basic? Eat fresh. Kumain kayo ng mga pagkain na fresh. Mga pagkain na kung tawagin po natin ay mula mismo, no? Kung maaari na po ay ang kailang kumisa ngayon medyo mas mahal, tinatawag na organics. Wala masyadong aboro. Yung bahagi na kung saan ay ito yung nawa yung maging bahagi ng ating pangkilos ang kumaan ay kung makakakuha kayo ng mga pangkain na fresh ay yun ang kunin natin kaysa sa mga pangkain na nakabilata. Ano nga sabi ko, halimbawa na lang ay mag-hamburger kayo. Bagama ay medyo mas madali na pumunta kayo sa isang store. Nabibili na lang kayo ng hamburger. Ba't hindi kayo mismo ng magluto? No? Kasi po, bahagi ng pagkilos na makita po natin. No? Kasi mas fresh yung sarili ninyong luto. Isa rin sa matagal ng naka-freezer na iluluto ngayon sa mga fast food. So, isa po yun, eat fresh. Ang kainin po natin ay mga pagkain na fresh. Iwasan po natin kung maaari yung mga pagkain na dilata o hindi po kaya ay matagal na nakaimbak. Yun po ay putihan po natin ay kalimitan na isasabihin sa atin noong doktor, kumain tayo ng mga pagkain na putihan po natin ay malalakas sa nutrients. Alam niyo, isa ko dito yung gulay.
Kasi isa sa mga phrase ay gulay. Ay marami ng mga bata hindi kumakain ng gulay. Ay, alam nyo, sabi ng CNN, noong 1989, only 1% ng mga bata ang obese. Masyado mataba. Noong 2013, ang percentage po ng mga bata ang obese. Kaya rin, 5% na. Kaya po, kita natin, bata pa lamang, may sakit na. Biro mo yun, for the period of kulang-kulang pa ako ng 30 taon, no? Ay 4% ang binagdag sa total population ng mga kabataan. Bakit? Ay wala, pinababayaan nilang natin kung paano kainin ng mga kabataan. Kaya po, mga lolo at mga lola, yung punawagod natin kalimutan, eat fresh. Ano nga sa Tagalog ang fresh? Sariwa. Kumain ng sariwa. Maliban ang kanin, yung kanin hindi pwedeng sariwa. Pero kung maaari kapag yung isang pagkain ay nakakain ng sariwa, ay kainin ng sariwa. Fresh. Kung yun man ay kahit na may kanin iluto, is sariwa bago lutuin. Hindi po yung karne na matagal na naka-impact sa refrigerator. So ito yung dalawa na niwala ko po sa inyo. Ipanalangin natin na lalo mapalakas ang ministeryo sa pangangalaga sa mga may sakit. Kasama ko rito, papasalamat ko ako sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit na sa nagayang palasin ng pagliliwang na higit natin pakinabangan yung biyaya na itinalaga ngayon ang simbahan ng pagdigdig ng araw ng mga may sakit. At pangalawa, para po na makita po natin na kinakalang bumalik tayo, naling kumain tayo ng mga pagkain na sariwa. So ito yung itulog namin sa harapan ng buong mga kapat. Pagkapayang magpananalangis sa mga misa. Magkikayo po tayo. Panginoong Yesus, inaamo mo ang aming mga kailangan at pinagtigisan mo ang aming mga karamdaman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, ikaw ay maawa sa mga tao ang makipag-uhay ka sa amin. Upang magatid ng kabutihan at kagalingan sa mga may karamdaman. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, inutos mo ang iyong mga apostol na ipapang kanilang kamay sa mga may sakit. At gawin nila ito sa iyong alam. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, gawin mo ng pagkakala ng iyong mga langisin at tingin namin mga kapatid na mapahiran ito. Pinupuri ka namin ang pinasaraman ng Diyos sa mga. Ulitin po natin. Pinupuri ka namin ang pinasaraman ng Diyos sa mga. Baka pangyarihan ang Diyos at ibig na mga silogo mo yung anak upang makipamuhay sa amin ang patatid ng kanyang kaligtasan. Pinupuri ka namin ang pinasaraman ng Diyos sa mga. Yeso Kristo, buong anak ng Diyos sa mga. Ikaw ay buong kababang loob na nakilisa sa atin na umuhay bilang tao. At niloob mong pagdating ng lahat ng aming karamdaman. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Allah. Diyos Espiritu Santo, ikaw ang tumutulong at nagmamahal sa bilang kaibigan.
Sinagaling mo ang aming karamdaman sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Pinupuri ka namin ang pinasalamatan ng Diyos sa Espiritu Santo. Diyos Ama, taglayang pananampalataya sa iyo ng aming mga kapatid na rito, ay pahiram itong pananalangis pag-alit ng kanilang mga tiisip. At palakasin mo sila sa iyo sa dating ito ng kanilang kainan. Hiniling namin, Diyos, kung magitan ng Jesu Kristo ng aming Panginoon, magpasawalang ka. Amen.